sa nanamang episode ng MUGTanong for Mugshots with Atty. Maggie. Today, meron tayong makakasama na magbibigay na naman ang katanungan kay Atty. Maggie. Let's clap, Miss Bill! Ayan. Nasabi niya sa akin kanina off-cam na meron siyang katanungan kay Atty. Maggie. Ano ba yung katanungan ni Miss Bill? Yung fee para sa magpapatransfer, pero hindi po na-transfer. Nabalitaan na lang po namin na tinuha po siya nung dati yung amo ng tatay ko. Kasi sinasabi niya po na may utang daw po yung tatay ko, pero ang totoo, bayad na siya. Ngayon, gusto ko lang pong itanong na kung ano yung pwede ko pabalik sa amin yung title ng lupa at saka para mabawi. Or pwede po ba nilang matransfer yun sa pangalan nila kahit yung legal sale? Di ba po kailangan ka ng firma yung mother and father ko? Okay, medyo mabigat na issue dito. Let's see kung ano ang sasabihin ni Attorney Maggie sa katanungan ni Ms. Bill. So sa question po ni Ms. Bill, so it would appear na yung titulo ng bahay at lupa nila ay naisanla ng kanyang tatay sa kanyang amo dahil nga po nagkaroon ng utang ang kanyang tatay sa kanyang amo. So sabi po ni Ms. Bill, gusto po niya na mabawi yung titulo ng bahay at lupa nila kasi nga raw po allegedly nabayaran na daw po ng kanyang tatay yung utang niya sa kanyang amo. So ang question niya is ano ba ang pwede niyang legal process o pwedeng ma-file na kaso para mabawi niya o mabawi nila ang titulo ng kanilang lupa at bahay. So what she can do is she can file a civil case for specific performance. Ito po ay pina-file sa regional trial court. Ito po ang proseso para maka-demand o maibalik ng o maidemand nila through the court dun sa amo ng kanilang tatay yung titulo ng kanilang bahay at lupa dahil nga po wala nang dahilan yung amo ng kanyang tatay para magkaroon pa siya ng possession o maging collateral pa iyon ng utang ng kanyang tatay dahil nga po bayad na ang kanyang utang. Doon naman sa question kung maaari bang maipa-transfer sa pangalan ng amo niya yung titulo ng kanilang bahay dahil nga nasa kanyang possession ngayon yung titulo ng kanilang bahay at lupa. Well, para ma-transfer niya yon, kailangan niya ng deed of conveyance. So, isa pa nga po doon, katulad ng sinabi ni Bill, is yung deed of absolute sale. So, kung wala namang pinirmahan na deed of absolute sale, yung registered owner na nakalagay doon sa titulo ng kanilang bahay at lupa, hindi ito maaaring ma-transfer ng amo ng kanyang tatay sa pangalan niya. Hindi niya pwedeng iparegister to sa Register of Deeds under his name. Okay, for sure, malaking tulong kay Ms. Bill yung kasagutan ni Atty. Maggie regarding sa lupa na pinoproblema nila. At dahil sa pagtatanong ko, Ms. Bill, meron ka mug from Mugshots with Atty. Maggie. Thank you very much. At dahil dyan, I'm gonna give you the camera para sa iyong mugshots.